Isang paalala, ang mga sumusunod na kabanata ay naglalaman ng mga pahayag na maaring magdulot ng takot at pangamba sa mga makikinig, lalo na sa mga nakababatang gulang. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. Andyan na sila. Welcome back mga katropa, kapiling pa rin si DJ Melly Cyrus at kapiling ko pa rin sa inyong mga radyo mga katropa ang ating special guest na expert pagdating sa tinatawag nating underworld at siya po ay kinukonsider na manggagamot at spiritista po ng panahong ito, si Ma'am Glorie Jane Gentolea. Muli, ay salamat po. Ako po talaga, si Glorie Jane Gentolea, ang spiritual na mandirigma at higit sa lahat ay kinikilala sa larangan na ito, maging sa Quiapo, Maynila, sa Pasig area. Salamat po sa pagiging guest dito at malaking bagay po ito sa mga nais matuto. Salamat po meron sa sa ilalim ng mundo na ito, mga mahika na hindi natin alam, mga tagubilin, mga kahalintulad ng nais nyo, kapwa manggagamot, kapwa mangkukulang, kapwa mambabarang, di ba? Yan ma'am, speaking of, mga kapwa nating mga kapwa mambabarang at mga hindi ko pa rin mabigkas talaga eh. Ang mambabarang ay kinakailangan ng insekto sa pananakit ng tao. Larawan, insekto, kandila, o kahit walang kandila, ay gumagamit ng mga bungo. Langis ng tao at higit sa lahat. Sa the Filipino natural way, ha? At meron pang iba nagpapagutom. Kailangan ng isang kandilang sobrang taba na maglalas ng 7 days. 4 days, may mga kandila kasing 12 oras, may mga kandila na tindihan at Martes. Depende sa kahilingan. May iba-iba kasing mga pamamaraan. May iba gumagamit ng palaka. May iba gumagamit ng lamok, langaw, at mga kung ano-ano. Para makapanakit ng tao. Yun ay gagana lamang. Katulad ng sinabi ko, ang sumpang hindi nararapat ay hindi tumatalak. Kasi ang galit ay hindi totoo. Ang galit ay biktima lang rin sila. Hindi tatalab ang sumpang hindi nararapat. Pero kung yan ay sagad-sagad, mamatay agad lang yung sasaktan. Diba? Ito po yung sabi nyo po kanina, no? Biyernes at saka Martes? Yeah, Martes at Biyernes. Karaniwan ang ginagawa ay devotion sa pananakit. May 49 days din na pagsasakripisyo. At yan ay bihirang ipagsigawan. Kasi ang tunay na makukulam ay hindi sumisigaw ng kanyang kasamaan, ng kanyang ginagawang masama sa kanyang kapwa. Bakit gagawa ng masama? Kasi siya ay nilamangan, siya ay sinaktan. Karaniwan naman sa istorya at tradisyonal na kwento na kung ikaw ay sinaktan, tinapakan ng pagkatao, niloko, ginawa ng masama, maghahanap at maghahanap ka ng spiritual na gantihan. Hindi natural way, ha? Hindi ka na makipagsundukan o barilan. Bagamat gagamitan mo na lamang ito ng isang tao na may kakayahang kakaiba. Na kailangan ng sangkap lamang, damit, underwear, di ba? Kung may gagayunahin ka, underwear. Paano naman po yung difference ng mambabarang sa espiritista po? Ang espiritista naman, huhulihin niya yung mambabarang para lagyan ng latay sa mukha, mga albularyo na magagaling, na huhulihin at pagsisigawan, anong pangalan mo, anong birthday mo, anong phone number mo, taga saan ka, bakit mo kinulam to? Pagsisigawan yan, maraming may video na hawak niya na pinapagsigawan. Pero most of them, itinuro natin para huwag kayong matulpo, huwag niyong ipopost kung sino ang mangkukulam. Kasi pwede naman siyang sabihin na hindi ako mangkukulam. Maaring may galit lang siya sa akin at nag-iinertiyan na akong sumapi sa kanya. Mga ganon, di ba? Kasi may dilim na galit. Pero yung tunay na mangkukulam, maririnig, mararamdaman, magmumuka, yung sumapi na yung mambatang dun sa katawan ng ginagamot ng espiritista, makikita mo na, mukha, yan ang kanyang mukha. Siya ang mangkukulam. Siya ang mambabarang. Siya ang nanakit sa taong to. At halimbawa, most of them, ang bayad dati talaga ang bayad ay kung ano lang yung kaya. Pero may mga pricey na albularyo at spiritista mambabarang talagang milyon ang bayad para manakit. Milyon din ang bayad para makapanggamot. Pero syempre, yan ay ibang mundo pa rin. Okay. Yan ang mundo ng hindi kilala ng mga tao.
So yung effect po ng mambabarang at mangkukulam ba, may isa lang? Pagay ba? Ang mambabarang, madaling makita. Yun ay may insektong sangkap, makikita mong lumalabas sa katawan ng tao, at may tao na ayaw magpakita, ayaw makakita ng liwanag. At sa mangkukulam naman ay balita Lunes, Biyernes, yung gabi lamang alas 6, tapos Martes at Biyernes yung siya'y dinadasalan ay makakaramdam ng pagkabalisa at saka ibang mga ginagawa. Pero yun ay ginagawa lamang sa kanyang larawan. Siya'y patakan ng kandila, siya'y binupitan ng buhok. Siya'y maaaring magkaroon ng na madali lang madetect na hindi barang, kundi hindi lang pantay yung hindi liit, ganon. At maganda pa rin ang balat niya, maganda pa rin siya, kundi balita lamang siya kasi nakulam lamang siya, nakalipad hangin lang, binaan sa tubig, binaan sa pagkain, ang kapitbahay mong imbit sa'yo, di ba kasi maganda ka, o di ba mga ganon. Paano po ginagamot naman yung mga ganon? Siyempre pag ginagamot, ang mga karaniwang manggagamot sa panahon ngayon na nakikita niyo sa video ay tinutusok sa sikmura, iniipitan sa kamay, nilalagyan ng rosaryo sa baha, pinapasuotan ng rosaryo. Minsan kasi pag sobrang sama ng tao, papasukan ka talaga ng demonyo, di ba? Tapos pag sobrang namang bait, sobrang inggit yung kapitbahay mo, eh didebosyonan ka para pasukan ka ng demonyo. At yung albularyo, spiritista, hawakan ka para huliin sinong may sala, sinong may gawa. Kailangan makatotohanan kasi may mga albularyo na utusan lamang nila para ituro at ipinpoint yung mga kagalit nila. Diba? Ano kung isa kayo ng kagalit, kapitbahay pala, tapos pinagsisigawan yung kahit hindi mo pala mangkukulam, diba? Those were something about spirit. Spirit lang talaga ng mga utosan. Meron naman kasi talagang literal na spiritong utosan na maglilingkod sa'yo because you were powerful. Dun, salamangtero ka talaga, spiritista ka talagang lihiti mo. Kaya mong gawin at ibulid ang malikmata para ang mukha ng kapitbahay, eh ganun. Kapangyarihan kakaiba, kapangyarihan sa ikabilang mundo, diba? May pinapasa, may itinuturo, may iba natuto lang sa Google kasi malakas ang enerhiya ng mga naka-post. Nababasa na lang yan sa mga blog, nakikita na lang at higit sa lahat, hindi maiwasan. Nakaraniwan ay nagkaroon ng spiritual na kapangyarihan dahil pinag-aralan nilang mabuti ang mga naka-post. Kalat ang post ng pag-aaral sa spiritual, kalat din ang... Ayan, ma'am. You mean, ma'am, kalat ang pag-aaral patungkol sa profession na to, no? Sino, nakakapagsara na ng mga Latin, magtataka ka, nakaburda na sa katawan. Oh, ito yung nabasa ko sa online na bakit binurda mo sa katawan. Sabi niya, para sa kaligtasan, para alam ko kung paano kumanti dun sa naiingit sa akin. Kasi ginagawa nila ako, kaya nagawan ako ng protection sa sarili ko through studies online. Pero hindi nila alam kung sinong guro, sino yung taong yon. Minsan nababasa nila sa wall ko isang libro. Sabi ko, nasa libre ang pinauna yan. Ang galing mo na i-post mo. Ang daming natuto. Ang daming nagbukas. Kasi may awakening din yung mga post na yon. Pagbukas ng ikatlong mata, pag-recharge, at pagkakaroon ng grounding. Halimbawa, nabasa mo yung salitang Sator. Pinag-aralan mo yung Sator at higit sa lahat lumalim ang aral mo sa salitang Sator. Kasi ang Sator ay kaliwat kanan na aral. Maaring puti, maaring itim, maaring pamarusa, maaring pangkuha ng mga nais mo at orasyong walang tanggi. Orasyon sa kabuhayan, sa negosyong pabagsak na sinusumpa ng mga kakilala natin na inggit sa atin, di ba? At higit sa lahat orasyon para tayo ay makabenta sa ating negosyo. At higit sa lahat makuha yung mga gusto at masangayunan tayo ng mga biyenan at mga bayaw, hipag na hindi tayo gusto. Di ba mga ganun? Lahat po yan, ma'am, nakakahilingan. At syempre, yun nga po yung sinasabi nyo na maaring matupad dahil hiniling mo. Yan, ma'am, eventually basta po ba? Basta buong puso. Lahat ng bagay na may puso, mahalaga at may enerhiya. Lahat diba? Po ba yan, ma'am, merong kapalit eventually or may bayad eventually pagdating ng panahon? Ang sabi nila, kung mag-aaral, sa akin ha, para sa aking aralin, kasi iba-iba naman ang guro, ang bawat albularyo, ang bawat natuto sa larangan ito ng kapangyarihan at salamangka. Kung ang guro mo hinabilin sa'yo na gumawa ka ng 200 good deeds, gawin mo na kahit sino, na pinili mong pakitaan ng mabuti, tulungan mo yung mga nangangailangan, pero make sure na talagang nangangailangan, baka mamaya ay pabiktima lang, gano'n. Di ba? So, pag ginawa mo yan ng buong puso, charity, para sa nangangailangan, gumawa ng mabuti, maghayag ng tama, makakagawa ka ng hagdan pa rin patungo sa kalangitan. Mga tamang daan, tamang advice,
'di ba? Syempre, pag ang advice mo ay nakakatakot, yung tao ay binubulid mo sa kasalanan. Pag ang advice mo ay motivating people realization, yung kanilang self-awareness kung paano magbukas ng tama ang ikatlong mata at makagamot at makatulong din sa kapwa, ikaw ay nakakagawa ng haglanan paakyat, hindi haglanan pababa, o 'di ba? Kasi sa pababa daw slide na. Dire-diretso na. Wala nang paghihirap. Oo. Slide ka lang patungo din sa kumukulong langit yung fire, you know. Ayun, ma'am. Bilang, ayan, ang dami na natin natutunan. At saka yung mga sinasabi niyo po, no, mambabarang, espiritista, at yung isa. Lahat po ba yun, ma'am? Meron kayong talent nun lahat? Lahat na mga yan, maraming tao na may kakayahan na katulad yan, gawa ng ating pinagmulan. Na bago pa dumating, bago pa tayo madiskubre ng mga dayo sa ating bansa, mainit na ang ating palad, nakakagawa na tayo ng imposible. Nautusan na natin dati ang ibon ng paru-paro na lumapit sa atin. Maging ang mga kulitap ay nautusan na nating manakit nung mga panahon na yun na bago sunugin ang mga libro ng ating sariling salita, ng ating diwa, maging sa panaginip ay nakakagawa tayo. Yun yung astral travel. Ang Pinoy projection. Ay bigas na may... Oo. Okay. Nakakapag-astral travel tayo, nakakatayo tayo sa harapan ng ating gusto at kagalit at higit sa lahat sa ating nais na makamit. Tayo ay ligas na meron, may orasyon o wala. Ang kailangan lang natin ay enerhiyang tama para mag-kompleto yung sangkap. Kasi marami namang gumagamit ng Latin sapagat Latin ang pinag-aralan, pero yun ay dialect pa rin. Marami naman ang gumagamit ng tamang salitang Pinoy dahil yun ay ating nakasanayan. Manggagamot ng may puso at nagdadasal ng tama, di ba? Para sa ating may likha. May iba naman na talagang sadyang banyaga, di ba? May mga term ng tinatawag, Reiki. Hindi ka pa hinahawakan kahit sa cellphone, online healer, online mangukulam, kabala, di ba? Lagay mo tong crystal na to, makukuha mo yung gusto mo. May iba kasi magaling gumamit ng crystal para makuha ang gusto nila. Hipnotismo, pananakit. Pag nakita mo to, magbigbig ka, magpakamatay ka. Pag nakita mo to, gagaling ka. Pag ganun, depende sa utos ng kaisipan at puso. Depende sa nais mong makamit sa bawat araw na kahilingan mo. Kung ito ay hustisya, kung ito ay kabutihan, sa ikabubuti ng lahat, o sa ikabubuti lamang ng humihiling. Diba? Pero pag may money involved, it's a big deal. Maraming nagsasabi na maraming yumaman sa larangan na ito, sa pangkukulang, pambabarang, at higit sa lahat sa panggagap. Yun. Grabe, ang dami na natutunan, mama. Ayan. No, tama ba na marami kayong matutunan? O tama ba na... Tamang na-share ninyo yung mga ganitong bagay, ma'am. Ayan, marami special... naman kasing hybrid. Okay. Hybrid sila yung crossbreed. Crossbreed na mga may engkantong lahi na may... Ay, ganun ma, meron ganun. May lahing engkanto at may lahing tao, gano'n? Pero sabi nga nila, ang tunay, katulad ng mangkukulam, ang tunay na mangkukulam, hindi ipagsisigawan na siya yung mangkukulam. Pero sa ngayon, ayun, hindi lang pinagsisigawan, may commercial na, may blog spot pa, may billboard pa, o diba? Pero sila, legit din talaga sila, ano, legit din talaga sila mangkukulam. Bakit legit? Kasi maraming nagsasabi, ang pinaka-importante, ang legit na patunay, tunay na account ang nagpatotoo, higit sa lahat, kinikilala, kailangan na ipagsigawan dahil nakakatulong. Yun ang totoo. Diba? Ayan, episode na naman ito, mga katropa, ay magtatapos na naman. Pero huwag kayong mag-alala dahil hindi pa po natatapos ang ating pakikipagkwentuhan kay Ma'am Glorie Jane dahil bukas po, November 1, ayan, ito na po yung special na araw din po natin para magkaroon na naman tayo ng mga kaalaman mula kay Ma'am Glorie Jane.